Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilang nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus sa mga lagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunan ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanap ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga lagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunan ng Pampaskwa." Sinunod nga ng mga lagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunan ng Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa pag si Jesus kasama 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga lagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Father. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na nagsisimba sa online mass nito na nasa kanya-kanyang tahanan. Noong minsan po, kagkwentuhan kami, naririnig ko sa mga magsaka, kapag ikaw daw galit sa kamagsasaka mo, lagyan mo raw ng mga kuhol yung kanyang mga punla at tiyak daw hindi nalalaki at mauubos agad yung kanyang mga palay na ipinunla. Siguro ganun kagaling ang demonyo, no? Kasi ipinupunla niya sa loob yung magiging anay o salot na sisira sa ipinunla rin na kabutihan ng Diyos. Pag pinag-uusapan po ang mga anay, meron po kaya tayong matatandaan sa kasaysayan ng Pilipinas na pwede natin turing na anay din ng lipunan. Kilala po ba ninyo si Cecilio Sismundo, si Januaro Galot at Apolinario Alcueta? Yung pong tinatawag natin na mga makapili, si Antonio Sorabao, Miguel Vicos at Pedro Bebek, si Dominador Gomez, Teodoro Patino, si Felipe Buencamino, at ang pinakang sikat at number one na balimbing, kauna-unang balimbing sa kasaysayan ng Pilipinas, si Pedro Paterno. Sampu lang po ito sa mga binigyan ng pansin sa ilang artikulo na nagpapakita, nagpapahayag ng mga taksil sa katipunan, sa rebolusyon at sa ating bansa.
Sabi ng artikulong aking nabasa, pinili niya ang sampung ito sapagkat hanggang ngayon, ang kanilang pagtataksil, ang bunga ng kanilang pagtataksil ay nararamdaman at pasan-pasan pa rin ng mga Pilipino. Ang mga pagtataksil ng mga taong ito ay naging basehan din o ehemplo ng pagtataksil ng marami sa atin. At ito'y hindi malayo sa pagtataksil ni Judas kay Jesus. Nangyari ang pagkamatay ni Jesus, nangyari ang hapis ni Jesus hanggang ng kanyang kamatayan dahil sa pagtataksil ng isang tao sa halagang 30 pirasong pilak. Kung ating pong obserbahan, kung ating sinubaybayan ang mga pagbasa mula pa noong Lunes, mapupunan natin laging nadoon si Judas Iscariote. Noong binuhusan ng babae ang Panginoong Hesus para ito'y hugasan ng pabango at hugasan ng kanyang luha, si Judas Iscariote nagkomento, sayang ang pabango, sana'y naipagbili na lang at naipamigay sa mahihirap. Wow! Very charitable ang concern. Kahapon, the other version of the gospel na binasa natin ngayon na kay San Mateo, yung version kay St. John, makikita natin si Judas din. Inutusan, sinabihan ni Jesus na gawin mo na yung dapat mong gawin. Akala ng mga alagad may bibili lang kasi siya ay tagapaghawak ng pera ng grupo. Ngayon, lantaran na ipinahayag ni Jesus na may magtataksil sa kanya, maghuhuda sa kanya, at sabi, nagtanong yung mga alagad, ako po ba, Panginoon? Pati siya nakitanong din, ako po ba, Panginoon? What is the point? Una, itong mga Judas na ito, kaya nakuha yung salitang Judas, gawa ni Judas Iscariote. Pero sa ang gamit natin salita mga Pilipino ay taksil o di kaya ay balingbing. Ito pong karamihan sa nabanggit kong pangalan, sila'y taksil at marami sa kanila balingbing. Maganda po yung description noong manunulat. Yung taksil po sa karamihan sa kanila, sila yung nagpabayad. Gaya po ni Cecilio Sigismundo, nabayaran siya ng mga Amerikano ng $300 para pagtaksilan ang Pilipino, mga sundalong Pilipino. Si Dominador Gomez na pangakuan na magiging isang assembly during ng magandang position during the first Philippine Assembly. So sila'y halimbawa ng mga nabayaran na pangakuan ng pwesto, kaya nagtaksil sila. Si Judas Iscariote na pangakuan din 30 pirasong pilak. Pagkanulo mo lang sa Jesus. Yung iba naman, tawag sa kanila balimbing. Kasi palipat-lipat ng side. Kung saan palagay nilang sila ay magtatamasa, yun ang kakampihan nila regardless of the moral standard or the asal o di kaya ng plataforma. Tataksil sila kasi gusto nila yung sila ay makikinabang. Well-benefited sila dun sa magiging posisyon. At hindi po malayo ito. Ito yung paulit-ulit nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang lipunan, ng isang grupo, ng isang samahan, ng isang pamilya
hindi lumalago sapagkat meron laging nagtataksil. At ito po yung isang itinuturo sa atin ng Panginoon. Isang realidad kung bakit ito'y hinayaan ng Diyos sa atin na mangyari sa Kanya sapagkat gusto niya ipakita sa atin kung gaano kalaki o gaano kasama ang naibubunga ng isang pagtataksil, panghuhudas, ng isang pagiging, ng pagbalimbing, ng isang taong malapit pa sa iyo. Itinuturing na kaibigan, anong pinakang malaki, pinakang masama na pwedeng idulot ng kataksilan, ng pagiging balimbing? Kamatayan, pagkasira, pagkawasak. Ito yung nais ipakita sa atin ng Panginoon. Pwede naman sana na siya ay nadakip dahil sa tindi ng galit ng mga pariseo at eskriba ng pagkainggit nila. Pero bakit naging posible ang mga plano ng pariseo at eskriba na maganap sa pamamagitan lamang ng pagtataksil ng isang taong malapit sa kanya? At ito po yung unang pagninilay na maganda na ipinakikita sa atin ng Ebanghelyo. Kung saan may pagtataksil, siguradong may pagkawasak, may pagkasira. Kung saan may pagtataksil, siguradong may kamatayan. Kung saan may pagtataksil, sigurado na hindi uunlad, hindi lalago. Kaya tingnan natin sarili natin ngayong Miyerkules Santo, kahilera ba tayo sa mahabang listahan ng mga taksil, ng mga balimbing? Una, tingnan natin, pinaka-specific, taksil ka ba sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo? Taksil ka ba sa boss mo sa trabaho? Taksil ka sa Diyos at the very end? Dahil kahit alam mong mali, gagawin mo pa rin. Alam mo na masama, ipagpipilitan mo pa rin. Pero alam niyo, yung hinahangaan ko sa mga Hudas na ito, mga taksil na ito, ang galing nilang manlinlang. Kasi lahat po sila, lahat po itong binanggit ko sa Filipino history, commonly, itong mga taksil na ito, lahat po sila, maliban dun sa Igurot, maliban po kay Januaro Galot, pero lahat pong mga ito ay malapit sa mga leaders nila na pinagtaksilan nila at pinagkakatiwalaan ng mga sekreto ng organisasyon. Parang si Judas po pinagkakatiwalaan ng kaban ng kanyang Panginoon, ng kanilang grupo. Pero alam niyo, nakakahanga doon kasi hindi mo sila basta mapag-iisipan na may pinaplano na palang masama, na sila pala ay nakipagkutsabahan na sa mga kaaway. Ito pong malaking part ng history na hanggang ngayon pag naririnig ko yung salita, ako'y nanggigigil. Ito pong mga makapili during the time ng Japanese occupation. Kasi lalagyan lang ng tag dito, bayong ang ulo, kita ang mga mata. Ituturo na. Magtuturo na ganon. At ang sino may turo, kahit inosente, siguradong mapapahamak ng gusto. Tuturturin hanggang patayin. Kababayan. Ituturo lang. Pero matindi. Kasi they can cover up. They can hide themselves para hindi mahalata.
Kaya ito isang magandang pagbagi ng pagninilay. Baka maraming nagaganap sa atin na pagkukubli, pero sa likod nito, nagtataksil na sa atin. Pinaguhudasan na tayo. Alala ko yung, bigla ko lang naalala, isang kwento ng aking kaibigan. Yung asawa niya raw. Laging sasabihin, overtime sa trabaho pasensya na ha. Pero na, napakalamdi yung pag-uwi kikis muna sa kanya. Kumusta ikaw maghapon mo Ikaw ba yung pagod? Okay lang. Bago umalis daw, I love you. Napaka-sweet daw Napaka-sweet. Kaya lang galit na galit siya kasi napaka-sweet naman ng asawa niya. Pero at the end, malaman niya, ibinabahay na pala yung, yung kabit. Hindi mo nahalata yun. Paano mo mahalata, Father? Napakalambing naman sa akin Paano mo pag-iisipan yung malambing sa'yo? Totoo nga naman, no? Pero isang katangian ng mga taksil. Minsan ginagamit nila yung kahinaan ng tao. Iyarap nila yung para bang the best sa kanila. At hindi nila papayagan na pag-usapan natin yung mga bagay na pangit sa kanila o maaaring ginagawa nila at the back. Nakakalungkot kahapon, may napakinggan akong balita. During the parang drug war, may mga doktor na sabi doon, yung mga doktor, dinodoktor pa nila yung death certificate na inilalagay doon, hindi namatay sa pagbaril, kundi ilalagay ay kung ano-ano na parang pneumonia, septic shock, parang ganun yung mga narinig ko na ang dami nilalagay, pera sa ito ay namatay dahil binaril, summary execution. Ganoon, sabi nga nung doktor na nagsasalita na nakadiskobre, sabi niya, ganoon yung gano'ng katindi yung kanilang itinaya doon, yung lisensya nila, profession nila, bilang doktor, para lang pagtakpan yung tunay na nangyari dun sa pinatay, para lang palabasin dun sa death certificate na hindi ito binaril, kundi death of natural death, namatay sa natural na pangyayari. Para sa akin, yung isang pagtataksil, pangdaraya, ikinukubli. At maganda natin itong tingnan. Nangyari na ito kay Jesus. Nangyayari hanggang ngayon. The whole event in the life of Jesus ay para tayo ituruan na ang masama ay walang ibang idudulot kundi kamatayan. At sana matutunan natin ito. Sana walang maging taksil sa atin. At huwag din tayo humampi sa taksil, sa Judas. Dahil wala rin ibang idudulot ang mga Judas, kundi ang sarili naman, o kundi para makinabang lamang sila at tayo'y pakinabang at gamitin. Kaya po ito yung ating isang titingnan. Sa bandang huli, maganda rin po natin isalang-alang na sa kabila po ng lahat ng ito, ipinakita rin ng Diyos na kahit ang pinakamasamang pangyayari at pinakamapait na pangyayari sa buhay natin, pwede niyang gamitin para hanguin mula rito ang kabutihan. Ipakita mula rito ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. At ito po yung pinakita ni Jesus. Kahit na po alam niyang si Judas ang taksil, hindi niya ito pinarusahan. Kahit na siya ay mamatay sa krus, ipinakita niya
na may kapangyarihan siya sa kamatayan, na siya'y babangon, may pagkabuhay. Dahil mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa kasamaan at kasalanan ng tao. Pagpalain po tayo.